Ito nga yung continuation ng ganap kahapon. Pagkagaling kong maihatid sa Ate Kate ay nag-isip nga ako ng mauulam at ito nga ang aking naisip na ulamin dahil may upo pa nga sa tindahan. Tinalamang at lalagyan ko na lamang nitong sardinas. Pagkakuha ko nga ng mga Ricardo, bumili nga ako nitong mega sardines. Tapos bumili na nga lang din ako dito ng tamban. At ayan na naman si tita, hindi na naman niya pinabayaran. Talaga naman to si tita. So ayan, ilang piraso nga lang guys. Kasi wala din ako makitang ibang isda na pwedeng ipang partner nga dun sa gulay. So pagretuhin ko nga lang yung tamban. So minsan talaga guys, nauubusan na ako ng idea kung ano aming uulamin. Kaya minsan paulit-ulit na lang. Or kaya naman minsan, eh, kung ano lang yung aking makita dyan sa labasan. Pero syempre, mas mahirap pa rin kapag walang pambili, diba? Pagkagaling ko nga sa labas, ayan, dumiretso na nga agad ako dito sa bahay. Nilapag ko nga lang yung mga gulay, tapos yung tamban na aking binili, nilagay ko muna sa lababo. So, lilinisan ko nga muna yan agad, guys. Dahil maya-maya ko pa yan, piprituhin. Ilalagay ko lang muna ulit yan sa rep. Tinanggalan ko lang ng hasang at saka bituka. Hindi ko lang siya kinakaliskisan. Ipiprito ko lang siya ng ganyan. Pagkatapos ko nga linisan yung isda, ayan, inasikaso ko naman nga itong aking labahin. So, maglalaba nga ako dyan, guys. Dahil magtatanggal na rin ako ng mga bedsheet. Dahil ilang araw na nga rin yan hindi napapalitan. Isang linggo na rin yata mahigit yan. So, dapat nga every week ako nagpapalit ng bedsheet, pero dahil na nagkasakit ako, hindi ko nga napalitan. So ngayon lang. Pagkatapos kong magtanggal ng bedsheet at mga punda dyan, ay nagwalis nga muna ako dito sa ilalim ng aming kama. Dahil nga sobrang kapalan ng alikabok dyan guys, ilang araw na nga yung hindi nawawalisan. Pagkatapos nga inilabas ko na nga itong bedsheet at saka punda dahil nga magpapalit na ako. Masakit pa nga din yung katawan ko nyan guys, lalo-lalo na yung braso ko. Pero pinipilit ko talagang kumilos dahil gusto ko nga pagpawisan ng isang matinding pawis. Dahil ang sarap talaga sa pakiramdam kapag pinagpapawisan nga yung ating katawan. Ayan, pagkatapos kong maglagay ng bedsheet at saka punda, nagmop na nga rin ako at bago nga ako umalis ay nag-spray nga muna ako nitong bulilay pang tanggal ng lamok at saka mga insekto. Pagkatapos ko naman linisin ang aming kwarto ay pumunta naman ako dito sa kwarto ni Ate Kate at saka ni Bunso at maglilinis din ako, tatanggalan ko na nga rin ng mga bedsheet at punda. Tapos ayan, magwawalis lang ako ng kaunti. Pagkatapos ko nga dyan magwalis ay magmamap. So ayan guys, pasensya na kayo sa sahig dahil nga parang madumi siya, pero nililinisan naman yan ganyan talaga kasi luma na nga yung apartment namin tinitirhan. Gusto ko sanang i-makeover to guys tong apartment namin tinitimhan, kaso nga lang ay aalis din kami dito, hindi rin naman kami magtatagal kaya hindi na lang, sayang lang din kasi yung gastos. Pagkatapos ko nga maglinis sa taas, dito naman ako sa baba. Ayan, winalisan ko nga yung ilalim ng lamesa ni Dayat. Napakadaming mga papel at basura na nakasiksik dun sa ilalim. Kahit araw-araw ka magwalis dito sa aming sala ay hindi talaga nawawalan ng basura guys, kasi yung aking mga junakis ay talaga naman kung saan lang gustong isiksik yung kanilang mga basura, lalo na yung mga pinagkainan nila ng mga candy ay doon na lang nila itatapon. Pagkatapos ko mga magwalis dyan, ayan, nagmap nga muna ako dito sa aming sala, pati dyan sa kusina. Hindi ko na nga lang napakita yung sa kusina. Tapos, naghugas nga muna ako ng mga kaldero na aking pinagamitan nung madaling araw. Kinuskus ko na rin nga pala yung aking lababo dyan, pati itong aking lutuan at talagang mamantika na yung mga gilid-gilid. Pagkatapos ko nga maglinis ng aking kusina, ay nasikaso ko naman itong aking labahin na isinalang ng mga puti at inisa-isa ko nga muna, tingnan ko kung may mancha. So, pasensya na kayo guys dahil may mga manok na nagtitilaok na naman kasi nga madaling araw ko nga ito binu-voice over. At ayan, fast forward, patapos na nga ako dyan maglaba, nag-i-spin ako at magsasampay na nga ako dyan. O diba, ang bilis. Pagkatapos ko nga magsampay dyan, ay inisikaso ko naman nga itong aking lulutuin. So, piniprepare ko nga muna lahat ng aking lulutuin bago ako mag-umpisa. At ayan, binabalatan ko na nga dyan yung upo. Gagayatin ko nga lang siya ng ganyan, ng maliliit. Pagkatapos ko nga gayatin yung upo, ay ito naman pang Ricardo, bawang sibuyas at saka kamatis. At nung matapos ko na nga lahat gayatin ng aking mga pang Ricardo, ay magpiprepare na nga ako at ipiprito ko nga una itong tamban. Napakasarap din itong tamban guys, lalo na pag crispy yung pagkaprito, tapos may toyo ka na sa usawan, tapos may kalamansi at sili, yun, talo-talo na. Nung matapos ko namang maprito lahat ng tamban, ay ito naman ngang upo ang aking lulutuin, igigisa ko lang yan siya guys, lalagyan ko lang siya ng kalamansi at konting toyo, tapos konting pampalasa, ayun, sold na yan guys, ayos na katerno ng pritong isda. Pagkatapos ko nga magluto dyan, ay naligo na nga din ako agad, tapos pagkatapos ko maligo, ay hinantay ko nga muna si sir at humiga nga muna ako dito sa upuan. So maya-maya nga lang din yan, ay dumating na din si sir, tapos nandiyan din yung aking kumare, kaya ayan sabi ko, sabay na kaming kumain. So that's it for today's video. Thanks for watching.